One, okay. Hello everyone, good evening. Hi. Tingnan natin kung meron na tayong viewers for tonight. Laurent, how are you? Kamusta? Yes, live na tayo. Hi guys, hello, good evening po. Welcome to Truly Rich TV episode 11. Yan. Mag-hi muna tayo habang inaantay po natin si Marco. Suot ko muna yung ano ko, yung mask ko, delikado ngayon. Oh, wow! Mr. Iron Man. Kumusta ang ating toys? Bear? Ha? Bear? Hi guys, kumusta? Sorry. Kumusta? Naka-uniform tayo ngayon. Iba-iba? Oo, para sa'yo, yes. Good, kumusta everyone? Yes. Alright. Hello, hello sa lahat ng nanonood. Yes. Na ating viewers. So, hello. Dumami na ba sila? Mag-t-shirt na rin ako. Hello kay Sir Erickson Lenor. Wow. Sir Eric, hello. Bakit naman good si Sheila lang tsaka si Laurent ang binati mo? Paano naman ako? Sir, kamusta po? Share lang tayo. Share lang po tayo. Tulungan nyo kami mag-share, yes. Guys. Yan, tulungan nyo. Like, comment, and share. Don't forget. Nasa below button. Yun. Share natin po ha, para dumami yung mag-increase natin. Okay. Share po. Yun. Si Sir Enzo Manuel. Sir Enzo Manuel Singson. Hello po, sir. Sir Enzo, taga saan kayo? Parang maganda yung profile picture. Baso mayo yan, ha? Ang ganda ng profile picture ni sir, eh. Si Sir ma'am Enzo, hello. Patricia Marie Caintic Dueda. Hello po, ma'am. Hello, gusto good po evening po. Ma'am, taga saan po kayo? Comment naman tayo dyan. Tigyasan ka. Sir. Okay. I-share ko lang. Yes, share natin para tulungan nyo kami mag-share, guys. The more you share, the more you share. The more you share, the more you share. Meron isang, yes, high school 20. Ako, may isang event na ganyan. Tinanong ako ano yung maliit na crowd lang. Ano yung belief mo sa buhay? Ano yung motto mo? Sasabihin ko talaga, time is gold yung asip. So parang sobrang basic. Diba? Okay. Kung sa stage na ako, time is, di ko maalala talaga. Time is, meron gano'n, may mental block. Oo, hindi ko talaga nasasagot ko talaga, time is, ano, time. So may mga pagkakataon pong gano'n. So minsan, yes. So, pag naunahan tayo ng pagkakataon. Napag-grando ka. So, there, dumami po ating viewers. Yo. Good evening po sa inyong lahat. Welcome to Truly Rich Clubs. Truly Rich TV episode 11. So 11 episodes na po tayo. Raise of hands, sino na po ang nakaka-10 episodes? Ayan. Wala si Miss Lorna. Ayan, Miss Lorna siguro attendance. Alright. So we will be talking about passion. So tingnan po ang t-shirts ng aking dalawang kasama. Ang ganda, no? Passion plus purpose equals profit. Equals profit. Minus. Divided by. Gastos, yes. Lazada, Shopee. Yes. So ako po yung nasa middle. Ang nasa shirt ko ay happy, healthy, holy, wealthy, and wise. I-explain later kung ano pong kinalaman. Alright. Okay. So let's start siguro. Ayan. Sige, mag-share lang ako. Char, Ate Sheila? Yes. Better if umpisahan mo na yung topic natin for today. Siyempre. Magpapasilitate niya si Miss Sheila naman. Okay, so start na natin. Everyone is excited. Bakit? Kung paano natin i-execute ang ating passion and how to earn income from it. So specifically, how to earn extra income from your passion. Of course, we are not discouraging you na parang tanggalin na natin or i-give up na natin yung current job. No, that's wrong. I-keep po natin yung job natin. And on the side, meron tayong tinatawag na side hustle. Ano ba yung skill ko na pwede akong mag-excel para pagkakitaan? Pero let's see kung paano po siya, paano po execute yan. So,
Sir Laurent, what can you say? So, mga passionate po yung mga kasama ko ngayon. By the way, hindi pa tayo nagpapakilala sa mga new viewers. I am Sheila ulit. And I am with... Ako si Marco Victoria, no? From Rich Club. And kasama natin, ang idol ng bayan. Idol ng bayan. From Batch Wednesday Group. Yes. Wednesday Group ba yan? Kay Tito Herman Moreno. So, ay nga pala ako si Laurent, no, from Las Piñas. Yes. Kumusta naman ang ating south area, sir? Medyo malamig eh, no? Medyo malamig, grabe. Ayan. Si Corona naglalakbay, so pag malamig daw, nandyan yung virus. So, kailangan i-wish natin na mag-summer na para mabilis mamatay yung virus. At dumagay yung kita ng mga resort. Yes. Sana mag-summer na. So, be safe everyone. Always wear your mask. Nagkataon po na nasa loob lang kami ng building. So, hindi po kami nakamask. Pero pag nasa labas, kailangan mag-mask tayo. Yes. Protect ourselves. Yes. Okay. So, start na tayo sa ating topic for tonight. That is, how to earn extra income from your passion. Siguro, bro, ano, siguro, Marco, batiin mo muna yung mga nanonood. Yes, pala. Let's Balikan natin bati pala sila. Bati-bati muna. Si Sir Jovi Trillo, hi po. Hello, Sir. Joanna San Jose, good evening. Si Ma'am Patricia Marie Diuda from Valenzuela. Kamusta po, Ma'am, sa Valenzuela? Pa-fish cracker naman kayo dyan. Si Sir Romeo Maliari from Butuan. Good evening po. Wow. Sir Enzo Singson ng Ilocos, yun. Wow, bagnet. Anong bagnet ba yan? Ay, empanada. Bagnet at empanada, sarap. Si Ma'am Hilco Neda, hello po, TRC member here. Wow, hello TRC member. At sakto, member. Dahil may nag-comment na TRC member, Ma'am Hilco Neda, no? Invite po namin kayo this Saturday sa Gold Huddle natin for Truly Rich Club members only po yan. So, paano ba sila makaka-join, Ma'am Sheila? Yes, only if you're a TRC member, you are welcome to our Gold Huddle, second Gold Huddle for the year sa QC. But we cannot disclose the time and venue kasi po yung audience natin for tonight is a combination of a member and non-member. So, yun po, separately, you will get a notification from your email kung paano po tayo makaka-join sa Gold Huddle. Nandun ako sa Saturday. Yes, so sa Gold we are Huddle. With Sir Marco and Sir I'll Marco. Be there, so yes. See you. Si yes. Mitch Kiel Salvador, hello po, good evening po. Here Bulacan. In Bulacan. Yun. Bulacan, Ma'am Mitch. Yan. Saan po kayo sa Bulacan, ma'am? Malaki-laki po, so pa-comment naman, ma'am. Si Ma'am Penny Rodriguez, watching from Dumaguete. Hello! Ingat po kayo dyan, dumaan daw dyan. Nag-Dumaguete. So, ingat-ingat po tayo. Indoors muna kung pwede. Yes. So, si Ma'am Anez Malones from Kuwait. Yun, ingat din po dyan, ma'am, sa Kuwait. Sana po, peaceful na dyan. Si Marlene Gonzalez Torres, watching from... What's that? May parang plan. United Kingdom? Lumalabas yung pagka ano natin, mahina sa flags. Parang United Kingdom ata bro, no? Hindi ko sure. Hindi ko rin alam, mahina rin ako dyan. So, pwede pong ano, sabihin yung country. Basta outside the Philippines, sure ako. Hindi namin mahulaan yung flags. So yan. Right. Si Gloria De Rosario, good yan. Evening. Lolita hello, Quiroga, Che Ann Dagdagan, Cesar Gisande, Paul Bahon, good evening Sir Laurent and company. Si Dominic Reyes, sabi ni Dominic maganda yung comment niya. Laurent, musta bro? Yeah. Sir Dominic. Hey, Sir Dominic, kamusta? Si Ma'am Charmaine L. Fernandez, greetings from Japan. Hello, yun. Japan. Sashimi. Yun, Olympics na ma'am. So, ano? Arigato gozaimasu. Yes, sarap-sarap ng ramen, tsaka tempura. Yes. Yung mga mascot nila bro, na-reveal na eh. Oo. Oh. Tuloy kayo tuloy, yung, tuloy daw, sabi sa news kanina, tuloy daw ang Olympics. So yung mascot nila, si Goku. Mga sikat na Japanese. Si Sailor Moon, tsaka si Naruto. Naruto. Sikat na, mauuso na naman yung gano'n ni Naruto, no? Tawag doon. Nagmamultiply, no?
Sabi ni Sir Earl, hello po from North Cotabato. Yan. North Cotabato. Ingat-ingat din tayo dyan, sir. Sabi ni Cesar Gisande, sir, from New Jersey po ako. Uwi po kami sa April and we want to learn Truly Rich Club, where can this... yun, Sir Cesar, no? Maganda yung comment nyo po, no? Pag-uwi nyo po sa April, message po kayo, or ngayon pa lang, message na kayo dito sa Facebook page natin, Truly Rich Club, para makuha nyo po yung dates ng events natin for April. Tama, April, we have SMS. Yun, yes, stock market SMS. So, madami tayong events actually sa April, so message lang kaya dito sa Facebook page natin. Si Ma'am, oy Sir Kelly, Mike Adriatico from Cebu. Hello. Hello Cebu. From the land of lechon and chicharon. Hello. Si Crisaline Allen Caraan, good evening. Yan, naka-shades pa si Ma'am sa profile picture. Si Ma'am Ana Villarosa, hi. Dinya Flor Tagyobon, hello po. All the way from Zamboanga City. Yon, Ma'am. Wow. Pupunta po ang Truly Rich Club dyan this March kasama si Brother Bo. So, abangan nyo po yung details. Anong website yun, bro? trc.ph/Zamboanga. So sana po ma-meet namin kayo, Ma'am Dina Flor. Nandyan po ako, message nyo. Pag nakita tayo, magkwentuhan tayo, Ma'am. Si Ma'am Kat Gozum, hello po. Sir Kenrick Carpentero Gabalio, watching from Bayugan City. Yan, saan ba yung Bayugan? Sorry. Saan yung time, bro? Sa Butuan. Yon. So alam ni Sir Laurent. Si Bing Arevalo, good evening. Ella Mascarino, good evening po from Caloocan. Yan, si Ma'am Ella. Saan po kayo sa Caloocan? Dalawang Caloocan, di ba? Si Ma'am Grazi Cell from Iloilo. Yon, Lapas Batchoy. Tsaka si Ma'am Nonet Reyes, hi from Davao. Sasabihin ko sana yung isang alam ko sa Iloilo, kaso nakaraan natin yun eh. So, doon tayo sa... Kasalukuyan. Si Ma'am Maria Bukoy from Zamboanga. Yun, Ma'am, puntahan nyo po ah. trc.ph/Zamboanga. Sana po magkita-kita tayo. Si Bernard Ian Gonzalez, sabi niya, Chris Saikon. So, tinag niya si kaibigan niya, si Chris. Si Earl Donoso Sulit, TRC member here. Sir, yun, TRC member kayo. Please po, sana maka-join kayo sa Gold Huddle natin. Si Ma'am Janet Osayen, hi from Butuan. Pupunta rin po tayo dyan this Hello, March. Hello, Butuan. Yes. Yun, si Sir Romeo, sama kayo this March 12 sa Butuan. Surprise. Okay, bro. Surprise. May kukunin lang, bro. Sige lang. So, surprise po yan kung nandiyan kami. Pero yes, nandiyan po kami. Sir Joe from Pasig, Divina. Ang dami comments, ha? Bibilisan na natin. Sir Ezekiel De Vera from Santa Rosa, Laguna. Michael Ampinos from South Korea. Yun. Watching from Cebu, Alexander Dime Karumba. Hi there, Godspeed sa program na to. Maraming salamat po. Si Ma'am Yvonne San Pascual. Hello po, Ma'am. Si Rowena Diokino, watching from Malaysia. Yan. Sir Kenrick Gabalio will attend po ba sa March 12 na umasenso at umaman ni Sir Boa, Sir Rex. Yes, nandyan po kami. Kita-kita there, tayo Sir sa Butuan. Yay. We'll be there. Okay. So, kita-kita tayo sa Butuan. Si Yvonne Balares from Kamsur. Naku, sarap dyan, Ma'am. Yes, Yvonne, good evening. Ganda-ganda dyan. Kamsur. Si MB Briones pa attendance po from Bohol. Ayan. Check attendance. Yun, peanut kisses. Padala naman kayo yan. Chocolate Hills. Watching from Cabuyao, Laguna. Si Ma'am Lina Ferrer Lacerna from Ormoc. Si Milo Kasuko Boloy. Ang sarap ng lechon dyan, Ma'am. Sa paling sarap dyan, sa Mipier. Puro lechon. Si Ma'am Baby Ruth Alejandro, good evening. Si Charmaine El Fernandez, may pa-emoticon na may heart-heart. Heart-heart, gano'n. Heart-heart. Si Ma'am Lea Andrea Soriano Alingog. Hello, hello Ma'am. Lea. Kita tayo. Si Ma'am Krisha. Nagkita din later. Oh. See you later, Ma'am. So, yeah. Si Krisha De La Cruz, good evening. Merce Dingle, good evening po from Bagumbong, Caloocan. Yan. Sana mag-attend kayo sa Butuan Seminar po. Hihi. Yan. Yes, thank you for inviting. Yan, kita tayo dyan. Si Virgie Borines watching from Hong Kong. Ingat po kayo dyan. Face mask. Tapos, mag-alcohol. Tapos, may brand. 20 seconds hand washing. So, mabuti nang maingat. Si Marvin Atienza, good evening.
Aaron, nanlalamig na gabi from Baguio. Nako, sir. Lamig dyan. Sigurado dyan. Ingat po kasi... Si Ma'am Dina Flor, naka-reserve na daw ng seat. Okay. Si Cesar Gisande, mapagbasa sa message yan. South Korea, Margaret Langryo-Angyo. May from South Korea tayo, si Ma'am Langryo. From Butuan, ang dami na nanonood. Maraming okay. Salamat. From so, Ho Chi Minh, nice. UAE. Balikan natin mamaya yung iba, no? Yes, may Houston, po. Texas tayo. Rome, hello, Italy. Thanks. Kailan daw tayo magsiseminar dyan? Sige po, paprioritize natin yan. Next. Ang sarap dyan. May Pangasinan, may Taguig. So maraming maraming salamat po. So bago natin, para malabas natin sa show lahat, no, dahil sobrang dami, magsistart na si Ate Sheila. Yes. At habang nagsistart siya, si Sir Durant, I'll flash your messages. Yes, okay. So ganoon na lang para po ma-acknowledge natin lahat na nag-hello. So let's start. Alright, okay. So kwentuhan lang po tayo, chill lang po tayo for tonight. And thank you in advance dahil andito pa rin po kayo for our episode 11. Sir Durant? And for if you have any questions dyan, yes. Write nyo lang sa comment section. Yes po. As we go along, pwede po kayong mag-type sa comment section. Any questions will do. Dapat may kinalaman sa topic natin. Pwede rin wala. Excited na siguro silang lahat. So, paano ako kikita out of my skill? San ba ako passionate about? And then, turuan nyo naman ako, Sheila, Marco, and Laurent, kung paano ko i-execute ang lahat ng ito. There. So, coming from, I would like to quote Brother Bo. Last time, I heard him saying, there are, should be three P's first to consider. That is passion, potential, and peso. So, nakikita nyo po yung mga shirt nila, PPP. Ayan, passion plus purpose and profit. So, parang similar po doon yung explanation natin. You have your passion. Say, for example, sir, ano yung you are passionate about? So, pinaka-pinaka na gustong-gusto mong ginagawa. Ang description ko sa passion kasi it's something you love to do. Yes. Na kahit hindi ka bayaran, gagawin mo pa din. Yun, perfect that's, po. That's how I describe passion. Yes. Lahat po tayo, na-identify na ba ninyo kung saan kayo passionate about? So, kung ano po yung gustong-gusto mong gawin, dapat tingnan natin, gustong-gusto mong gawin to. So, paano ako kikita sa ganitong skill or passion? Pero, sabi ni Brother Bo ulit, dahil narinig ko po lang po to sa kanya, passionate ka sa singing, for example, gustong-gusto mong kumanta. Unfortunately, you don't have potential. So, P, the second P comes into the picture. So, sisiguraduhin mo na medyo yung what are you passionate about, dapat andun yun yung core gift mo or your talent, yung kung saan ka nag-i-excel. In order to, if that a two-piece encounter or intersect, then you will get peso. Ibig sabihin, you earn or gain something. That's the letter P, profit. So, ganito naman. Paano kung wala nga akong potential? Pwede ko pang i-develop? Yes, you may develop your passion. So, magiging potentially inclined ka in that passion. Then, it's okay. So, yun muna. Identify your passion and then you look for it kung medyo potential ka na about your passion and then you will gain something. So, there. Sir Laurent and Sir Marco, what's your opinion? Si Sir Laurent pa kami. Yes. Sir Laurent. Yan, our passionate guys over here. Sir? Yun, no? sa akin lang din, you have to know what's your passion. And of course, at the same time, dapat merong, kumbaga, you have to assess at some point, no? You're passionate about in this thing. Tapos, kunyari ako, passionate tayo. Di kami ni Marco, mahilig kami sa basketball. Pero at the certain point in time, we have to assess if you have the talent, no? Para mag-excel dun sa field na yon, no? So, definitely, medyo may height kami, pero in kulang pa yung talent namin sa basketball to be professional or to be successful in that field, no? So, for me, you have to know what you're passionate about. At the same time, you have to know your talent and your skills. That's why it's very important na dapat alam mo kung ano yung meron ka, kung ano yung kaya mo. Kasi yung passion kasi, you can try different things to find your passion. But at the same time, you have to test. You have to test of you. You have to see. You have to assess kung saan ba yung talent mo. Saan ba yung skill na kaya mo. Galing.
Very nice. Ako to add lang, no? Pag I gave this talk before sa mga college students sa UST. So na-invite ako mag-talk about finding your passion, and then knowing your purpose para magka-profit ng t-shirt, no? Ang sinabi ko, marami sa atin kasi, I think marami sa atin, no, hindi pa alam yung passion. Marami rin ako kilala na ang tanong, paano ko malalaman yung passion ko? Sabi nga natin, it's something you love to do. Pero I also want to say, di ba tatlong letter P yan, di ba passion, purpose, profit. I want to add two more T's dun sa talk ko na ginive ko dati sa UST students. I said also, may lima yung P ko, hindi lang itong tatlo. Yung una is practice. You need to practice your passion. Sabi nga ni Sir Laurent kanina. Super yes. Yung hindi pwedeng puro passion lang eh. Kailangan may talent ka, di ba? So, you need to practice it. Kunyari, passion ko magbasa ng libro, gusto kong maging author. Tapos you have to really practice it. Yes. Baka naman magaling ka nga magbasa, pero hindi ka magaling magsulat. Yes. So you have to practice two different things. Yes. You have to practice it. You have to practice your passion. Second letter P is preach. You have to practice what you preach. So kung ang passion mo, ang purpose mo is kunyari, passion ko is yun, pag maging gusto kong magbasa ng libro, I want to be a best-selling author. I'm passionate in writing, I'm passionate to reading books. So, papractice mo siya, babasa ka ng marami, magsusulat ka ng marami, magsusulat ako ng free kahit di mo ako bayaran, I want to write for you. Yes. You practice it, tama, yun yung sinabi kong unang P. Tapos, you have to preach it. Kailangan, yung buhay mo, pinipreach, yung pagsusulat, yung pagbabasa. Kasi kung hindi, kunyari, niyaya ka ng high school barkada mo, oy, kita-kita naman tayo after 20 years, magkita-kita kayo, pero nahihiya ka na, nagbabasa ako ng libro, nagsusulat ako, you're not preaching it, hindi mo sinasabuhay, you don't practice what you preach, then hindi mo talaga siya passion. So, may, for me, hindi siya basta-basta passion, okay? You have to practice it, and you have to preach it. May dalawang P, before and after passion. Perfect. Okay, galing. Ano, Sheila? Nice. So, yun, to add, sabi nga ni Gary Vaynerchuk, ang ating Gary V idol, sabi niya, the biggest breakthrough is realizing what type of communicator you are. Ibig pong sabihin, kung yung isa magaling mag-garden, yung isa magaling sa cooking, yung isa into cars, different passion. So, hindi ibig sabihin na communicator is talking, no. So, through online, you can communicate your skill, your potential. Through writing, you can communicate your writing through notes. Iba-iba. Ibig sabihin, how a good communicator you are by really digging deep into. So, parang, ito yung passion ko, paano ko i-relay into my market, kung paano ko mag-earn ng income out of this passion. So there. Okay. So we have 5 things to consider, Sir Marco, Sir Laurent, kung paano natin i-execute ang ating plan. So how to earn extra income. You know the announcement? Anong sinasabi natin pag sinusulat sa billboard? So we have the what, where, when, how, and last is how pala. So what? First is there. What? Okay, sorry. So okay. What is your passion? So saan ka masaya? So isulat po natin 'yon kung saan tayo nag-excel, saan tayo masaya. Kahit na hindi binabayaran is nag-enjoy po tayo. And then out of that potential, then mag-start ka na kumuha ng medium mo kung paano execute 'yon. So Sir Laurent, and any inputs about identifying your passion? Actually, inulit lang natin yung parang kanina. So, okay na, na-discuss na. Yes, tuloy-tuloy na. Yes, may sinasabi. Hindi, tama. Tuloy. Okay. So, yun lang din naman. So, what, when? When is the best time to execute your potential, identified potential or passion, Sir Marco? Yesterday. Yes. Don't actually, waste time. Always be a man of action. I always say that. Yes. The best things is always now. So, yes. Now. Yes. Okay. Sabi nga nila, ideas don't make you rich. The correct execution of ideas does. Okay. Pero syempre, ano rin bro, additional lang. Kasi syempre, we have limited time to test everything. Yes. Siguro, in some point, nung high school ka, nung college ka,
ano eh, makikita mo rin eh, kumbaga kahit pa paano, malalaman mo, mati-decipher mo talaga kung saan ka medyo nag-excel. Kasi ito yung mga bagay o katangian na laging hinihingan ka ng tulong. Kumbaga, bro, patulong ako ng patulong ako mag-edit ng picture, bro, patulong ako ng mag-edit ng video, pwede nga ako pasulat ng letter or pwede paggawa ako ng kanta, pa-shoot na. Malalaman mo eh, at some point eh. Ako kasi nung grade school ako, naalala ko lang, talaga nagbebenta na ako, no? So, ngayon ko lang na-realize na yun talaga yung passion ko is selling. Kasi, yun nga, nung grade school ako, whenever na bibili ako ng mother ko ng NBA cards, no? Kung alam niyo NBA cards. Pag may award ako sa school, no, bibili ako na inang premyo ko kasi NBA cards na. So, ang tendency kasi ng pag bumili ka ng mga NBA cards, may mga doble kasi 'yon eh. Kasi random 'yun eh. So, may mga times na nagdo-double ako. So, one time kasi nakakuha ako ng isang parang best ano yata 'yan. Perfect attendance or something ganun yung award ko. So, may medal ako. So, binili ako ng mother ko ng regalo. Isang box ng NBA cards, no. So, that time ang ginawa ko, talagang nire-repack ko siya. So, binenta ko sa mga classmates ko para kumbaga, meron ulit akong pera. So, ganun yung mga na-realize ko na kahit paano, ginagawa ko na pala siya dati. Na hindi ko lang na-realize along the way kasi focus tayo sa pag-aaral. Eh. At meron din mga nung high school ako, pupunta ako sa Quiapo, bibili ako ng laser. Diba nauso yun, bro Marco, yung laser? Yes. So, pupunta ako noon sa Quiapo, bibili ako ng manami noon, ibibenta ko sa mga classmates ko kasi mga classmates ko hindi pumupunta sa Quiapo eh. So, yun yung mga, ngayon ko lang na-realize na, yun talaga, I love selling. So, yun yung negosyo ko ngayon. It's about selling, diba? It's about selling products. So, at some point in time, I'm sure, no, nung high school ka, nung college ka, mati-decipher mo eh, are you good in numbers? Are you good with negotiations? Are you good with people? At some point, ito yung usual na hiningan ka ng tulong ng mga kaibigan mo. Baka yun yung passion mo, baka yun yung talent. Correct. If you are being acknowledged to what you are doing and then nabibless po sila, then yun na po yung mga signs na you are good at that skill or ano or talent. So then, ikaw, Ate Sheila, ano yung kwento ng passion mo? So, narinig natin yung kwento ni Sir Lorat. So, nung ano, medyo studios daw siya nung bata siya. Anong bata? Ikaw, Ate Sheila. How many years ago? So, medyo kasi I'm passionate about, I'm a people person, Sir Marco. Medyo obvious yan. So, every time I communicate with my friends, family, or kahit sino, nakikita ko doon na parang, I don't know, parang yun talaga yung skill ko to communicate with other people. And yung iba yung fulfillment, sense of fulfillment na nakukuha mo. So katulad nung sinabi ko kanina, if you say something and with that topic or any matter na pwede nyo napag-usapan is nabibless sila, then might as well dito pala ako pwedeng mag-exert ng more effort. So more of that. So identifying your potential is very important para in the long run hindi ka lang masaya kundi yun yan, may sense of fulfillment. So that's my story. Galing. Yes. Galing yan, so, Sheila. Ayun. So there, and execution, what, when, and where. I guess this is very important. Parang announcement nga, what, when, and where. Where will you put or execute your passion? So, ibig pong sabihin, it's important also to locate. Hindi po pwede yung, I am passionate about singing, collecting cards, and then parang wrong market or wrong avenue naman yung paglalagyan mo. So, it's important ilo-locate natin. Ano ba yung perfect place? Ano yung location para i-expose natin ang skill na to. So parang, I think ikaw makakakwento. Ako passionate ako kumanta kaso sama ng boses ko. So, so walang diba? Potential. Walang okay. Potential. Walang potential. Walang so, place. Wala diba? Yung tina isa. Diba? So kaya naghanap ng ibang passion si Sir Marco. Siguro yun ang alamin natin ng audience yun. So they can relate. Ako naman siguro, ano, no? It's nice na we're giving you the technicals, no? Na yes. What, where, how to find their passion. We're giving you the technicals, pero
I think, like with most people na nami-meet namin, ni Sir Laurent, ni Ate Sheila, people learn from stories. And yes. I'm sure you got something from the stories of Sir Laurent, Ate Sheila. Ako din, siguro, I'll give you a little story, no? So, medyo mahaba yung buhay ko, madrama yung buhay ko. But kami ni Sir Laurent, siguro kaya kami naging magkaibigan sa in the first place. We had a lot of similarities. We both love basketball. Hilig kami kumain. Parehas kaming payat dati. Ganun eh. Athletic to be exact. Athletic dati, nung tumanda. Mahilig naman manood ng athletics. Tama ba? Pero, okay. So, pero ako kasi yung story ko, if most of you wouldn't know, I was a college dropout and then medyo naligaw ako ng landas nung bata ako eh. So, ginagawa ko nung bata ako, talagang illegal. So, hirap sabihin. Sige, okay lang. Malapit na matapos si Duterte. So, dati akong drug pusher. So, kinikwento ko to sa talks ko. No? I'm proud na dati akong drug pusher. And kaya ako proud kasi doon ako natuto magbenta. Yes. So, you have to finish that story, ha? Para, oo. Baka i-cut to. Baka brother Eli ako. Pero dati, okay? Dati yan. So, and sinasabi ko yun kasi doon ako natuto magbenta eh. Doon ako natuto humarap sa tao. Kasi before yun, before ako naging ganun, mahihain ako eh. Yes. Hindi ako ma-approach sa tao. Pero nung kinailangan ko mag-resort to that, para kumita ng pera. Natuto akong makipag-usap sa tao, yes. Natuto akong magbenta, natuto akong, bata pa lang ako marunong, alam ko na ibig sabihin ng consignment. Yes. Which is, naggulat ako yung, pag, habang tumatanda ako, yung ibang tao hindi alam yung consignment. Yes. Hindi ko masabi sa kanila, nung illegal binibenta ko, alam ko na yan. Puro consignment. So, sa hospital ba yun? Sa? Ah, confinement pala yan. Visit. Sa end. Pero yun, no? So ako, I was very passionate in selling. Nung nag-decide ako baguhin yung buhay ko, mag-turn around ng buhay, talikuran lahat ng masama sa mundo na ginagawa ko, I decided na hindi ako makabalik ng school. Kasi twice ako nag-drop out. Nagsubok ako mag-apply sa call center, hindi ako pumasa, hindi ako makapasa ng English, hindi ako tinanggap sa trabahong pinasukan ko. So sabi ko, ano bang alam kong gawin? Magtinda. Magbenta. So yun ginawa ko. Nagbenta ko ng kung ano-ano. Gulong ng kotse. Langis ng kotse. Multivitamins. Lahat ng MLM. Lahat eh. Lahat kung pwede pagkakitaan eh. Desperation yun eh. So, na-figure out ko through the years, kaya kong makipag-usap sa tao. Kaya kong magbenta. Bigyan mo ko ng kahit ano, bibenta ko. So, I struggled. And then, eventually, so, I found my passion. So, nung bata ako, mahilig na ako magbuting-ting. So, sabi ko nga, nagbibenta ako gulong ng kotse dati, langis ng kotse, nagbenta akong insurance ng kotse, sinubukan ko maging fixer dati sa LTO. Lahat, basta, napansin ko, may attraction ako sa kotse. So, hanggang one point, natuto ako mag-buy and sell ng kotse, nag-umpisa sa isa, naging walo, dumami ng dumami. Hanggang ngayon, ginagawa ko siya pero hindi na full-time dahil madami na akong ibang negosyo. How many businesses does he have? Hindi ko alam. Madami na wala. The least taal. Po, ha? Siyempre, ayaw po niyang sabihin. Pero may balita ko, 18 lang naman. Tatlo yung nawala nung taal. So. Tatlo. So, meron na po. Sana mag-summer na. So, idol po. Idol so, natin yan. So, ibig sabihin, kumbaga, yung passion ko noon, I found sa cars. So, I was doing it. I made a lot of money from it. Madaming napundar yun. And from there, I was able to go to my other passion. So, having one passion, hindi yan, isa lang passion, yun lang. Yes. So, si Sir Laurent, nakikita nyo yung sinasabi niya sa pagbenta. Ang daming ibang ginagawa ni Sir Laurent. So, napakulay din ng buhay ni Sir Laurent. So, illegal din yung ginagawa dahil. Lahat po, legal na ngayon. Pero ngayon, kami ni Sir Laurent. So, sorry po, President Digong. Yeah. Pero kami ni Sir Laurent, kaya nga sabi ko, kaya ako naging kaibigan si Sir Laurent, Ate Sheila. Kasi, madami nga kaming things in common. And
like yun, like Sir Laurent, parehas kaming pumupunta ng Quiapo dati, yes, ng Divisoria, ng Tutuban. So, willing kang mag-suffer para for a little profit. So, it defined me to be the entrepreneur who I am today. Di ba nga, passion, yes, purpose, profit. So, passion mo magtinda, magbenta, makipag-usap sa tao. Purpose-wise, you're willing to go the extra mile. Eh. Correct. Kumbaga, sabi nga ni Sir Laurent, yung laser pointer, mabibili mo yan sa mall eh. Pero mas mura sa Quiapo, mas mura. Mahal. Sorry, it's 500. Diba? Sa Divisoria, magkano sa Quiapo, magkano. Sa Quiapo yan, dun sa may mga Musliman na tao. Oh. Na. Diba? Kikita ka na ng okay. So, ganun yung formula talaga eh. Hindi pwedeng, your pain is your fuel, walang, your drive. Walang yes, shortcut eh. Mm. Walang shortcut eh. Sinasabi namin ni Sir Laurent lagi yan. Okay. Ngayon, pero that time bro, 'di ba? Dati naman parang kami ni Marco, I'm sure we are supported well by our parents naman eh. Parang we're not doing it necessarily for for money talaga. But we enjoy it eh kasi yung fulfillment for us na at a young age, no, kahit papaano we kumikita na kami that time. And kasi nga kami ni Marco supported naman kami ng parents namin. It's just that na yun nga, yung saya na nagagawa namin yun na kahit paano kumikita na para may pangtustos sa mga iba naming habits. Yes, yes. Habing din namin. Good. So, I hope guys are learning something. Siguro, yes, siguro very rich yung content na nilabas natin. No? Yes. May mga questions tayo. So, I think maganda okay, yung content sige natin. So, I think than going through our traditional script na we want to give you. So, nag-prepare si Ate Sheila ng script natin like she does every week, no? So thank you Ate Sheila, pero I think let's go, sa questions ng mga tao sa comments, yes, matututo rin yung ibang viewers, so sagot let's tayo go. So may question first dito, question. Ganda eh, okay. Hi guys, hindi siya malabas ng buo sa screen, no? Babasahin ko. Good evening, I am a chronic disease survivor. I may have the potential, but there are things I am not capable of doing now, unlike before. How will I execute? Am I still potentially capable, or should I look at another potential? Sir Laurent? Yes. Pwedeng paano? Yeah. Home base si Marge. Oh, baka yeah, home base siya. Yeah, ako, for me, congratulations ma'am kung you're a survivor, no? So for me, yes. Paano ko ba sabihin na no one can stop you eh, even your disease, even your incapability, kasi marami diyan, marami examples diyan na talagang they still work, no? If pag mag-browse ka lang sa Facebook eh, di ba, marami inspirational diyan na kahit na may mga cancer survivor or may mga disabilities na talagang nagagawa nila yung passion nila. Yes. So, for me, continue lang. Life must go on. We all have our own battles. We have our own problems. But, you know, kesa naman, ano po, di ba, kesa naman, I mean, yung life lesson na we learned, bro, no, nung namatay si Kobe, yes, is life is short, eh. You have to seize every day. Carpe diem nga, di ba, yung saying, you have to do what you love every day kasi napaka-ikli lang, and given a chance na magising tayo kinabukasan, we just try and do and find what we love, no? So, yes, for me. Kayo ba, may additional kayo dun, bro? Anything for me, anything na hindi ma-compromise yung health. So, look for something na pwede siyang mag-earn out of that potential or passion. Madami. Yes, madami. So later, how will you execute or what, when are you going to execute? So siguro, identify muna kay Marge kung ano yung pwede nating ma-identify na extra earning potential para tapos. Siguro pag mga ganyan, siguro sa health nga, maybe I would advise bro sa bahay na lang yung mga ways. Online marketing maybe. Oh, lalo na ngayon, di ba, yung mga, dahil kumakalat yung, sabi nga nila dapat
coronavirus, di ba? Dapat sa bahay na lang. Yeah. So, may nag-apila lang, no? Yung kasi tatay niya, embalsamador daw. So, he cannot work from home. So, yeah. Yun lang. Maraming ways po. And maybe we could help you. We could able to meet you in one of our events. Yes. You want to discuss further. Ako siguro to add, ma'am, no? Marami akong kilala na kumikita ng million every month na home-based. Yes. Yung iba, sa Las Piñas lang. So, so home-based, pero million kumita. So, madaming ways, ma'am. Huwag po kayo mawalan ng loob. Sinasabi namin sa inyo, lalo si Sir Laurent. So, message ni si Sir Laurent. Maraming ideas. Yan. So, pero malaki po potential ng home-based in this era compared to 10 years ago. Siguro one last question, no, before we end. Si Ama You Care Solodios, nice stories, thank you for sharing. Ito, very legit question. How to deal with competitors po? Same passion and potential. So, alright, to answer at the Shiba. Oh, how to deal with? Siguro, huwag kakalabanin. Sabi nila kung paano ba natin, ano bang healthy competition, Sir Laurent? Being you. Oh, kasi ano eh, it's inevitable na talagang, kumbaga hindi mo maiwasan na magkaroon ka ng competition eh. Kasi if the market is good, if the profit is good, if kumbaga talagang profitable yung business model mo or any market mo, talagang magkakaroon ka ng competition. And for me, competition is good. Especially, kasi nga, but for me, kasi ako ginagawa ko lang silang gauge. Pero ito na gasgas na to eh, pero you have to compete with yourself eh. Kasi siguro ako, I would scan my competitors, I follow them. Like ako, di ba, I have a toy store, so I follow yung mga different toy companies, yung malalaki, I follow them. And then, at the same time, ano ba yung pwede ko ma-improve para sa sarili ko? Yun yung benefit na nakukuha ko. Ano ba yung may improve ko? Paano rin ba ako magiging katulad nila? Or yung mga ginagawa ba nila, paano ko may improve? So, somehow, it creates that, ano eh. Kasi minsan, pag isa lang yung perspective mo sa isang bagay, mahirap din eh, di ba? That's why maganda rin merong ibang opinion, may ibang point of view, kasi kala mo tama ka na, okay ka na, pero pag walang, lalo na pag walang competitor, nakakatakot, di ba? Yes. Nakakatakot pag walang competitor, kasi hindi mo alam kung tama ka eh, kung hanggang kailan ka lang. So pag may competitor, at least you can, you know, in the distance, you could work with him, with them, and you know, you have to improve. Ikaw, bro Marco, ano bang ano mo? Ako siguro, yes. Lastly, no, ako siguro to add, oh, kasi alam ko na ano eh, most Filipinos na nai-meet ko, nagme-message sa akin, nagtatanong sa akin, would ask the same question eh. Dami kong kalaban, dami kong competitors, anong dapat kong gawin? And so forth. So I think Filipino culture eh, na ganyan tayo mag-isip. And I understand, ma'am, no, kung bakit mo naisip yan. No? But ako always say, no, tama si Sir Laurent, na competition is a gauge of how well you are doing. Ako kasi, to answer you business-wise, sa business na side, no, to answer you business-wise, I always say naman, yung competition, how to deal with it, you need to change the landscape of your game. Kasi ang tingin natin lagi, two-way lang eh. Competition one, tsaka ikaw. Isa lang yung kalye. But you have to think like yung landscape. Tig-isa kayong kalye. Yes. Hindi kayo nasa isang kalye lang na magbabanggaan kayo. Hindi ganun yung negosyo. That's not about what? Hindi ganun yung mundo. Ang negosyo, dalawang kalye yan, tig-isa kayong kalye. Tapos, parehas kayong may market. So, sabi nga nila, the world is too big for Coke and Pepsi. Kaya, madaming ibang soft drinks. Kasi hindi mo pwede pilitin lahat ng tao na Coke lang inumin yung lahat. Yes. First, you cannot serve everyone. Second, you cannot please everyone. So, sinasabi ko nga lagi dati, no? Kung gusto mo magtayo ng coffee shop, may nagtatanong sa akin, saan ako magtatayo ng coffee shop? Doon ka sa tabi ni Starbucks. Bakit? Kasi hindi lahat kayang i-please ni Starbucks, eh. Yes. Diba? So, like I said, when you look at competitors, think of it as a street. Tig-isa kayo ng kalye, hindi kayo isang kalye lang na magbabanggaan kayo head-on. May kalye ka, may kalye siya. Sabi saka, bro. Gauge, eh. Sabi nyo na, gauge, eh. So, malalaman mo how well you're doing sa kalye niya.
So, panoorin mo siya. Learn from your competition. Tsaka bro, di ba, na-experience natin yan. So, we had this company ni Marco, di ba? Na, I mean, kami nilang Sheila, magkakasama kami dyan. So, ay, tatlo. Oh, may mga competition dyan na, di ba? They're so big, but no, they don't want competition. So that's ano, scarcity mindset na tinatawag. Yes. So, instead of competition, I know, I learned this from Sir Rex. Instead of competition, co-opetition daw. Co-opetition. So you can work with them. Ako, I work with my, yung mga toy companies dyan. I try to, you know, yung mga deals na pwede namin magawa. Kasi nga, it's, ano, it's a, instead of, you know, mag-away-away kayo sa market, you can create more market eh. Yes. You go hand-in-hand and create more market with your products. And yun, that's for me. Competition is good. Kasi pag wala, you go stagnant, you don't know kung saan mo i-measure yung performance mo, di ba? So yeah, that's not good. Yes. At din ako, for example, cooking, parehas kayong may karinderya. Si karinderya A, karinderya B. So, dahil nagluluto kayo parehas, tingin ka ng anong mag-stand out na ingredients mo. So, ano ba? Organic vegetables ba to? Sa kanya, hindi. So you keep on developing, exploring for new things, new products. So yun, dun ka makikilala ng competitors mo, or I mean your market mo na, mas okay pala to kahit magkamukha sila ng business. Ito, mas magaling kasi dine-develop niya palagi yung products. There. So focus, tama ang sabi ni Sir Marco and Sir Laurent, focus on your business. Wag nakatutok sa kapitbahay. Yeah. Continue lang as long as you serve others and you will never go wrong with that. Yes. Yun. Okay. So, napakagandang episode natin tonight. Oo, dami po namin gustong sabihin. Daming matututunan, siksik na siksik. Yes. Ulit po, no, maraming salamat. No? So, hindi bumaba yung viewers natin. Sarap. Thank you for staying. So, thank you very much for do we still have questions? Joining. Last question. Okay, last question. Questions after. If may baba po kayong questions, comment nyo lang. Try natin sagutin niya next episode or sa Facebook page later, ng Through the Rich Club. So again, maraming salamat po sa lahat ng nanood, nag-join sa atin. Yung mga na-late po, pwede niyo po ito i-replay after. Yes. And we're really excited to see you again next week, no? Wednesday yes. ulit. Meron pa ba tayong time? 8, meron pa tayong time? 8:30 yes. p.m. No? So, yes. Lalagay natin yung ano, lalagay natin. Ay, naalala ko yung shirt ko. Yun, nag-promise po ako earlier kung bakit meron tayong happy, healthy, holy, wealthy and wise. Ayan, nakikita ba ako sa screen? Yeah. Okay. Be sure, if you are pursuing your passion or your potential, magiging happy tayo palagi. Kasi bakit ka nga naman magagawa? What are you passionate about? Tas malungkot. Meron bang passionate na malungkot? Wala. So, you are always happy. Yes. And then number two, be sure na hindi rin mako-compromise yung health natin. So, you must be healthy. Ayan. And at the same time, be sure in pursuing your passion, it should be aligned with God's rules or ano bang tawag natin dito. It must be holy. So, hindi, yes, for the first two aspects, happy and holy para sa sarili natin and towards other people then. So, you being the passionate person and then yung minamarket natin, kailangan magiging happy, healthy, and holy rin. And most especially, we are talking about earning extra income. So, ang goal natin is to be wealthy and of course, wise. Pero yung minsan po kasi, minsan mali yung ibig sabihin ng Tagalog ng wise is wais. Wais. Minsan ang wais, ang meaning ay nag-cheat. So, be careful you are wise and kailangan wise is from fair. Wisdom. From yes, wisdom, yeah. Very fair din po. We play fair to other people and then towards being fair is becoming wealthy. So, ganda po ng mga shirts natin. Gusto yes. ba ninyo ito? Or raffle ba? Next time. Pwede. No, next time. Siguro to close the show lang. Add yes. ko lang to sinabi ni Ate Sheila. Okay. Passion is not always happy. Ha? Hindi siya always happy. I have to say this lang. Na may passion na malungkot, may passion na masakit. Passion means to suffer. Kasi to suffer, yes. Latin. So may passion na masakit. May passion. Passion means to ano eh, to suffer in Latin eh. And knowing your passion means you're ready or you're willing to suffer for something that you love. That's why yun yung siguro the root word of passion, kaya siya suffer. No? It's because I love blank so much na I'm willing to suffer my income yes. for it, a little, yes, very nice. Time for it,
ma-inconvenient ako ng konti for it. So that's passion. So we hope everyone who watches, you find your passion. And then, like Ate Sheila, Sir Laurent, and me, find the ways, the purpose to monetize it, profit from it. Yes. By doing it regularly, that's the best way to live. Yes. By doing your passion every day. And yun. So yun. May natutunan po ba tayo? Raise of hands. Yes. Sana po, sana po. Sana thank po. You. Thank you sa inyo. Thank you. It's our passion to serve you. Yes, and so magiging, yes, magiging masaya po kami viewers, kung may natutunan. Somehow. Okay. So if tingin niyo may natutunan kayo, please share this video, no? Yes. Kahit tapos na yung live, you can still share it. Pwede pong i-replay. Yes. And then, again, we're promoting this club that we are part of, the Truly Rich Club. We're in passion, purpose, and profit. Yan yung buhay ng Truly Rich Club, eh. So, join us. We want to learn with you together. We want to help you monetize your passion. We want to help you sa financial journey, no? And of course, meron tayong mga programs. So once you join Truly Rich Club, definitely we will have more programs this 2020. Yes. For you, you know, to find your passion. Somehow we get mentors designated or different field na passion na baka pwede mo tignan, pwede mo itry. So we will handpick some mentors. Sana yun, bro. Wealthcon ba yun? Wealthcon. Yes, oo. Save the date, no? June 13 and 14. Yes. So, meron po tayong 5 months conference to prepare for it. 2 days na June 13 and 14. So, after, tandaan nyo, after siya ng Independence Day, di ba, June 12? June 13 tsaka 14, yeah. Saturday and Sunday, the biggest financial event in the Philippines by the Truly Rich Club. Ang tawag po dyan ay Wealth Conference 2020. Yes. Andyan kaming tatlo, kwentuhan tayo, kita-kita dami tayo. Dami pong surprises, yes. Yes, sobrang abangan big time ng mga speakers. So madami po tayong matututunan. So kita-kita tayo dyan. And okay. Tomorrow, Thursday, for our Gold Call. Gold Call, no? Yes. For Truly Rich Club members, may weekly na Facebook Live si Brother Bo. Tomorrow morning, sa website natin, login lang kayo. May for kita niyo yung Gold lang Call. Po. Yeah. So, gold members. Again, thank you. What thank a productive so and very rich topic, no, for tonight. For the Truly Rich TV's 11th episode. Yes. So yung 12th episode natin. Abangan po natin. Abangan natin. No? Oo, abangan Valentine natin. Episode po yun. Yun. Ako, malay nyo, may boyfriend na si Ate Sheila. No? At magpapaiyak siya ng mga lalaki. Papapromo ba natin? Please be careful. Kaya yes. Pwede rin natin paraffle si Ate Sheila. Yes. Free coaching and mentoring. Wow. Dapat single lang. Ha? Single oo. Lang. Oo. Wala. Eh. Starbucks date with Ate Sheila. Yes, yun. Pwede, pwede. Alright. So, thank you guys. And maraming I salamat, hope no? Pwede kayong mag-reflect for tonight's learnings. I hope you get something out of our sharing today. Thank you very much, Truly Rich TV audience, for staying put. Thank you. We'll see you next week. Yes. Bye-bye. Good night. God bless. Bye. Thank you, guys. Bye-bye.